Tingin mo ba malayo ka sa Diyos? Ano-ano nga po yung mga dapat gawin para mas mapalapit sa Diyos? Yan po yung tatalakayin natin sa video na ito. Kung gusto mo talaga mapalapit sa Diyos, ang pinakamahalaga na meron ka, dapat meron kang relasyon sa Kanya. Mahihirapan kang mapalapit sa Diyos kung wala kang relasyon sa Kanya. Kasi kung sinasabi mong nananampalataya ka sa Kanya, hindi ka lang basta nananampalataya sa salita. Dapat meron kang ginagawa. So sa pamamagitan ng ginagawa mo na yon, mas mapapalapit ka sa Diyos. Kasi po kapag yung pananampalataya nyo, puro salita lamang po at puro pakikinig lang at panonood, mga kapatid, kulang po yun. Hindi po sapat yun para mapalapit kayo sa Diyos. Kung gusto po talaga nating mapalapit sa Diyos, dapat po meron po tayong ginagawa. So ano nga po ba yun yung dapat po nating gawin na yun? Ang una po, mga kapatid, gawin mong priority ang Diyos sa buhay mo. Sino ba yung number one sa buhay mo? Kung meron kang listahan ng mga prioridad sa buhay mo, sino yung nangunguna? Maaaring yung iba sa inyo nakalagay dyan, pamilya nyo, yung pangarap nyo, yung trabaho nyo, o kaya man pag-aaral nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, asawa nyo, boyfriend nyo, girlfriend nyo, o yung sarili nyo. Pero mga kapatid, dyan ba sa listahan nyo, naandyan ba yung Panginoon? Nakalista ba yung Diyos sa priority nyo? O baka nasa dulo siya? Mga kapatid, kung gusto mo talagang mapalapit sa Diyos, dapat nangunguna siya sa prioridad mo. Sa listahan dapat number one yung Diyos. Kasi mga kapatid, kung wala siya sa priority mo at nahuhuli siya, talagang malayo ka sa Diyos. Hindi na tayo magugulat dyan. Pero mga kapatid, kapag nangunguna siya sa buhay mo, siguradong-sigurado, malapit ka sa Diyos. Kasi siya yung inuuna mo eh. Bukod po sa mga ibang bagay sa mundo na ito. Yes, mahalaga yung trabaho, pag-aaral, yung pamilya po natin. Pero mga kapatid, saan ba galing lahat ng yan? Yung mga pinagkakaabalahan natin, sino nagbigay ng trabaho sa'yo? Sino nagbigay ng asawa mo? Sino nagbigay ng kung anong meron ka ngayon? Ang Diyos din naman eh. Ngayon kailangan unahin mo kung sino yung nagbigay. Kasi kapag di mo siya inuna, hindi mo talaga siya makikilala. Mas mapupokus ka sa mga bagay dito sa mundo na ito. Nalilimutan mo na yung Diyos. Kasi nga, inuna mo yung ibang bagay. So hindi ka talaga mapapalapit sa Diyos kapag may inuuna kang iba. O sige, sabihin na natin, maaaring sinasabi mo, number one yung Diyos sa buhay mo. Unang-una si Jesus sa buhay mo. Pero ganun katotoo yun? Paano mo talaga nasabi na number one ang Diyos sa buhay mo? Sinasabi mo na number one yung Diyos sa buhay mo, pero pagising na pagising sa umaga, ang una mong hinahanap yung cellphone mo. Ang una mong binubuksan yung messenger mo. O kaya man yung social media na naandun sa smartphone mo. Ganun ba yung number one ang Diyos sa buhay? Ang alam ko, kapag number one si Jesus sa buhay mo, ang una mong iniisip, yung Diyos. Ang una mong iniisip, yung pagpapasalamat sa Kanya. Kasi meron ulit siyang buhay na binigay sa'yo, panibagong araw na naman. Magkawat magiging busy ka sa buong araw, pero pag nakita mo na una pa lang, sa pagising mo pa lang, ang Diyos agad na sa isip mo, ibig sabihin, yung pinapriority mo yung Diyos. Every time nagagawa ka ng desisyon sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa buhay mo, dapat nauuna yung Diyos. Ang una mong kinukonsulta yung Diyos. Ang una mong nilalapitan yung Diyos. Nagtitiwala ka agad sa Diyos. Lagi kasama yung Diyos sa plano mo. Lagi kasama yung Diyos dun sa mga pangarap mo. Dapat nalulugod yung Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kapag meron ka mga pinagdadaanan, sa Diyos ka kaagad lumalapit. Kapag masaya ka, sa Diyos ka kaagad nagpapasalamat. Basta palagi na andun yung Diyos sa buhay mo. Ano mang mangyari sa buhay mo. Yan po yung ibig sabihin na priority mo yung Diyos. At dapat hindi siya mawala sa priority mo. Dapat lagi siyang number one sa buhay mo. Kung gusto mo talagang mapalapit sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, kapag inuuna mo yung Diyos, hindi ka lang basta mapapalapit sa Kanya eh. Ang pangako po ng Diyos sa atin, kapag inuna mo yung Diyos, yung kaharian ng Diyos, siguradong-sigurado pagpapalain Kanya. Ang sabi nga po dito sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pangalawa, para mas mapalapit ka sa kanya, mag-focus ka sa Diyos. Marami pong mga tao, hindi po sila napapalapit sa Diyos bagkos napapalayo pa po sila sa Diyos kasi nga po, hindi sila nakapokus mismo sa ating Diyos. Kapag may dumaang mga problema, kapag may dumaang mga challenges sa buhay po, nawawala na yung tingin sa Diyos. Nawawala na po yung tiwala sa Diyos. Minsan nalilimutan na po yung Diyos. Mas napubukos na po yung puso't isipan nila doon po sa mga hindi magaganda nangyayari sa buhay po nila. Alam niyo po, ganyan yung nangyari kay Peter nung papalapit po siya sa ating Panginoong Jesucristo. Naglalakad po siya. Nung una, nakafocus siya sa Diyos at nakakalapit siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang nung dumating po yung malakas na hangin at alon, nawala na po yung focus, natakot na po siya. Nagkaroon na ng mga pangamba hanggang siya po ay lumubog. So ganun po yung mangyayari po sa atin mga kapatid kapag nawala po yung focus po natin sa ating Diyos. Merong temptation na ginawa si Satanas, ang nangyayari, dun ka tumitingin. Nawawala na yung tingin mo sa Panginoon. Yung iba naman, kaya hindi makalapit sa Diyos kasi nga, hindi sila makamove on. Balik pa rin ang balik sa mga nakaraan nila, sa mga hindi magandang nakaraan po nila. So paano ka makakalapit sa Panginoon kung lingon ka ng lingon at hindi ka nakafocus sa Diyos? Kung balik ka ng balik doon sa mga hindi magagandang nakaraan mo, mahihirapan ka talaga mapalapit sa Diyos. Kung hindi ka mag-move on at hindi mo bibitawan yung mga nakaraan mo, mahihirapan ka talaga mapalapit sa Diyos. Dapat mag-focus ka sa Kanya.
huwag kang mag-focus sa nakaraan mo. Mag-focus ka doon sa Diyos. Huwag ka rin mag-focus sa mga distractions sa paligid mo na ginagawa ni Satanas. Mag-focus ka sa Diyos. Ang sabi nga po dito sa Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Pangatlo po mga kapatid, kung gusto mong mapalapit sa Diyos, maglakad ka kasama siya. Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, sumabay ka sa Kanya. Hindi yung nauuna ka pa sa Diyos. Kung saan ka man magpunta, anuman gawin mo, dapat na andun yung Diyos. Ibig sabihin na naglalakad ka kasama yung Diyos, palagi ka na nasa presensya ng Diyos. Pag kasi naglalakad ka kasama yung Panginoong Diyos, ibig sabihin yan, palagi mo siyang kinakausap. Palagi kang mayroong communication sa Kanya. Palagi kang connected sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka maglalakad kasama yung Diyos, wala, maliligaw ka. Kung saan-saan landas ka mapupunta. O baka mapahama ka pa. Kaya mahalaga mga kapatid na kasama mo yung Diyos sa paglalakad mo. Pag palagi mo kasama yung Diyos, expect mo na mas lalo mo siyang makikilala. Mas lalo ka mapapalapit sa Kanya. At higit sa lahat, magiging katulad mo pa siya. So communication po, yung pinakamahalaga po dito, kung gusto mo talaga mapalapit sa Panginoon. Talaga mapapalapit ka sa Diyos kapag meron kang regular na communication sa ating Diyos. Araw-araw dapat kinakausap mo siya. Araw-araw dapat connected ka sa Kanya. Alam mo mga kapatid, makakatulong din po na yung nakikinig po kayo ng mga worship song, yung nakikinig po kayo ng mga makalangit po ng mga kanta. Alam niyo po yung mga kanta po na yan, makakatulong po sa inyo yan para mas mapalapit din po kayo sa Diyos. Bukod po dyan mga kapatid, pwede rin po yung pagbabasa po ng mga books po na related po sa Bible or related po sa ating Diyos. Makakatulong po yan mga kapatid sa inyo para po mas lalo niyo pong makilala yung Diyos. At ito rin po, yung panonood nyo po ng aking video. Alam nyo po mga kapatid, ang pinaka-goal ko po, kaya ginagawa ko po itong video na ito para mas mapalapit po kayo sa Diyos. Gusto po kayong tulungan na mapalapit sa Diyos at magkaroon po ng mas malalim pa pong relasyon sa ating Diyos. So wag po kayong magsawa po na manood sa mga ginagawa ko pong video. Dahil naniniwala po ako sa tulong po ng Panginoon, gagamitin niya po itong video na ito para mas mapalapit po kayo sa Kanya. Pang-apat at panghuli po mga kapatid, kung gusto mo talagang mapalapit sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag naglingkod ka sa Diyos, sa ayaw mo man at sa gusto mo, mapapalapit at mapapalapit ka sa Kanya. Bakit? Eh, naglilingkod ka sa Diyos mismo eh. Kung sa Kanya ka naglilingkod at nasa partido ka ng Diyos, ibig sabihin niyan, palagi mo siyang kasama. Palagi kang nasa Kanya. Kasi naglilingkod ka sa Kanya eh. Palagi kang lumalapit sa Kanya. Sa Kanya ka nagre-report. Sa Kanya ka nagsasabi. Kasi siya yung pinaglilingkuran mo. So ano bang i-expect mo kapag naglilingkod ka sa Diyos? Siyempre, mapapalapit ka doon sa pinaglilingkuran mo kapag naglilingkod ka sa Kanya. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin niyan, napapalapit ka sa Kanya. Hindi ko na po iisa-isahin lahat po na naglingkod sa Diyos at napalapit po sa Diyos dahil po sa paglilingkod po nila. Malinaw po sa Bible, basahin niyo po yung Bible, lahat po na naglingkod po sa Diyos, napalapit po mismo sa Diyos. At ganyan din po sa inyo mga kapatid, tulad po ng mga alagad na mga propeta at mga lingkod po ng Diyos noon sa Bible, mapapalapit din po kayo sa Diyos kapag naglingkod po kayo sa Kanya. Malaki po ang part po ng pagsiserve sa Panginoon para mapalapit po kayo sa Kanya. Ngayon ang tanong, paano ba maglingkod sa Diyos? Ano bang gagawin para maglingkod sa Diyos? Ang mga kaisipan po kasi ng mga tao, kapag naglilingkod ka sa Diyos, dapat nandun ka sa simbahan. Dapat meron kang ginagawa doon sa simbahan. Dapat meron kang parte doon sa simbahan para maglingkod ka sa Diyos. Totoo naman po mga kapatid, meron pong part talaga na kailangan mo maglingkod sa church. Kailangan meron kang gawin doon sa bahay-sambahan para maglingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi lang po nalilimitahan sa simbahan yung paglilingkod po sa Diyos. Marami pong paraan para maglingkod sa Diyos. Isa na po dyan yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Alam mo ba pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, napapalapit ka sa Diyos. Hindi mo lang natutulungan yung ibang tao na mapalapit sa Diyos. Ikaw mismo napapalapit ka sa Diyos dahil sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos sa ibang mga tao. Kasi mga kapatid, kapag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, hindi mo maiiwasan na magbasa ng Bible, na pag-aralan yung tinuturo mo. At kapag ginagawa mo yun, mas lalo mo nakikilala yung Diyos. Bago mo pa ituro yung salita ng Diyos sa ibang mga tao, natuto ka na agad. Nakilala mo na agad yung Diyos. Kapag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, paglilingkod po yan. At habang naglilingkod ka, nakikilala mo yung Diyos. Mas napapalapit ka sa Kanya. So isang paraan lang po yan para maglingkod ka sa Diyos. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako po personally mga kapatid, kaya po talaga napalapit ako sa Diyos. Kasi nga po, dahil sa paglilingkod po na ginawa ko. So mga kapatid, maglingkod po tayo sa Diyos, magpagamit po tayo sa Diyos. Ano mang ginagawa mo, basta nakakalugod yan sa Panginoon, ibig sabihin lang yan, naglilingkod ka sa ating Diyos. Ito pong sinasabi sa Colossians chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So yan po yung ilang mga paraan para mas mapalapit po kayo sa Diyos. Maaaring meron po kayong mga pwede pa pong gawin bukod po sa mga bagay po na binanggit ko po sa inyo. Tandaan niyo po mga kapatid, kung gusto niyo talaga mapalapit sa Panginoon, meron talaga kayong effort na gagawin. At minsan talaga, it takes time. Pero mga kapatid, huwag po tayong magsawa.
gawin po natin yung lahat para mas mapalapit po tayo sa ating Diyos. Dahil ang pinakamagandang mangyayari po sa ating buhay ay yung mapalapit po tayo sa ating Diyos. So sabay-sabay po tayo mga kapatid, kasama po ako na mas mapalapit pa sa ating Diyos at mas maging malalim pa po yung relasyon natin sa ating Diyos hanggang sa kanyang pangalawang pagparito. So dapat mga kapatid, ang pinaka-goal po natin sa mundong ito, mapalapit po tayo sa ating Diyos. Yan po yung dapat number one goal natin sa buhay po natin. Dahil po pag napalapit po tayo sa ating Diyos, kasunod na po niyan yung mga pagpapala. Kasunod na po niyan yung mga magagandang mangyayari sa buhay po natin. Unahin muna po natin ang mapalapit sa Kanya bago po yung ibang mga bagay po sa mundo po na ito. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyo at ingat po kayo.